Isa ka ba sa mga may sakit na umaasa sa habag at pagpapatawad ng Panginoon? Purihin ang Diyos sa papatapos ng buwan ng Pebrero. Pasalamatan natin siya sa mga biyaya at pagpapalang tinanggap natin sa buong buwan, lalo na sa handog niyang buhay na patuloy na pinapahiram sa atin. Patunay ito na meron pa tayong misyon sa buhay, na hindi pa tapos ang Diyos sa atin, na binibigyan niya pa tayo ng panibagong pagkakataon upang baguhin ang sarili, una ng mga pagkukulang sa nakalipas na araw at lumago sa kabanalan. Ito po ang iyong lingkod, Sister Lines and Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang pahayag ng Panginoong Jesus na hindi ako pumarito para tawagin ang mabubuti, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagbabalik loob sa mabuting balita ngayon. Nakita ni Jesus ang isang kolektor ng buwis na nagngangalang Levi na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi niya rito, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman ito, iniwan ang lahat at sumunod sa kanya. Naghandog sa kanya si Levi ng isang marangyang handaan sa kanyang bahay at nakisalo sa kanila ang maraming kolektor ng buwis at iba pang mga tao. Dahil dito'y pabulong na nagreklamo sa mga alagad ni Jesus ang mga Pariseo at ang mga guro ng batas na panig sa kanila. "Ba't kayo kumakain at umiinom kasama ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?" Sumagot naman si Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito para tawagin ang mabubuti, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagbabalik loob." Bawal magkasakit. Mahirap magkasakit. Mahal magkasakit. Ilang beses mo na bang narinig ang mga mungkahing ito? Sa mabuting balita, merong tinutukoy na isang uri ng sakit, Sense. Inahalintulad ng Panginoon ang mga makasalanan bilang mga taong may sakit na nangangailangan ng doktor. Kapag tayo'y nagkasakit, mahalagang sundin ang payo ng doktor, bilhin at inumin ang mga gamot na inireseta nito sa atin, nang mabilis tayo gumaling sa ating pisikal na karamdaman. Gayon din naman kay Jesus, ang Diyos na mapagpagaling. Meron siyang resetang espiritual na ipinamamahagi ng kanyang simbahan na isang field hospital ayon kay Pope Francis. Pagbabalik loob ang pangunahing nilalaman nito. Mahalagang sundin natin ito bilang patunay sa pagnanais nating magkaroon ng bagong buhay kasama si Kristo. Kaya, sa pagsisimula muli ng panahon ng Kwaresma, katulad ng ginawa ni Levi sa Ebanghelyo, tumayo tayo sa ating kinaroroonan at lumapit tayo kay Jesus sa sakramento ng kumpisal. Bilang mga Katoliko, kailangan natin tumanggap ng sakramentong ito kahit isang beses lamang sa isang taon. Huwag mag-alala. Sa sakramentong ito, hindi magagalit sa atin ng Diyos. Hindi rin niya tayo kinukonsinte. Makakaasa tayo na sa tuwing tayo'y mangungumpisal, magiliw tayong sinasalubong, mahigpit na niyayakap, muling pinapatawad, at lalong iniibig ni Jesus, ang Diyos na mapagpagaling. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan po ninyo kami ng lakas na lapitan ka sa sakramento ng kumpisal at buong pusong tanggapin ang biyaya ng iyong pagpapatawad. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit
at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay gawing panuntunan. Nang paglalakbay natin sa mundo'y maging makabuluhan.